So yun, what's up mga boss? So yung 40 days video naman natin ngayon. So meron tayo ngayong gagawin dito na welding work. So nandito pa rin tayo sa Novaliches mga bossing. At ngayon ay gagawin na natin yung kanyang roofing framing. So bali sa video na to mga boss, i-share ko sa inyo yung ating mga counting kaalaman. At syempre, papakita ko sa inyo kung ano yung magandang welding machine na ginagamit natin mga boss. So yun mga boss, so bali ito yung update natin ngayon dito sa ating Novaliches project. So bali ngayon, so nag-i-start na mag-plastering itong ating ibang kasama. And then yung palitada natin dyan mga boss is wrap lang and then skim coat lang natin siya. At dito naman sa portion na to, so itong garahe hanggang dun sa bagong extension natin, so gagawa natin yan ng ating roofing framing. So bali sa framing natin mga boss, gagawa lang tayo muna ng ating mga... So yun, nagagawa muna tayo ng ating mga steel trusses. Gumamit tayo ng 2x2 by 1/4 angle bar. Gamit tayo ng mga shipper lines para dun sa ating papakuan ng ating mga yero. And then, ito, syempre mga bossing, so pagdating sa welding work, syempre hindi mawawala itong ating ginagamit na welding machine. So kaya naman para sa mga beginners natin, ito, i-share ko sa inyo mga boss, yung isang magandang gamitin na welding machine, lalo kung nag-uumpisa ka pa lang. So ito mga bossing, Kawasaki. So bali itong Kawasaki na to mga boss, kilala na to sa industriya natin and then kilala na quality to kasi mga bossing, ito ay Japan made. Itong ating inverter welding machine. Ayan, pakita natin sa inyo. So yan, bali magaan lang siya mga bossing, no? 4 na kilo lang siya. Tapos ang size niya ay 34.5 by 20 by 20.5 centimeter. And then ito ay 300 amperes na mga bossing. At ito ay kahit umakyat ka dun sa mga matataas na lugar, kayang-kaya mong bitbitin niya. So yan, Kawasaki. So ito mga boss ay murang-mura lang mga boss itong ating Kawasaki. So dun sa mga gustong bumili ng mga welding machine na inverter, ito yung isa sa pinakamagandang inverter welding machine na pwede nating bilhin. At ito kasi ay kilala na quality yan mga boss, hindi yan basta-basta nasusunog. So paggamit naman weld ng ating inverter na to, ng ating welding machine, so para hindi naman siya kagad masira, syempre ito hindi naman to talaga pwedeng gamitin sa bugbugan yung ating mga inverter. Maliban na lang kung talagang yan ay mamahalin. So ito naman, pwede natin gamitin siya for spotting, spot maghapon. Kahit walang pahinga, pwede. Kasi may blower naman yan. Pero kung magpo-pull wheel tayo, 2 hours na dire-diretso ng pull wheel natin. Pagkatapos nun, pahinga muna tayo ng mga 30 minutes. So para hindi masyadong mag-init yung mga diode niyan sa loob. Kasi pag piniwersa natin yan, hindi natin pinahinga. Yun, masusunog mga boss yung ating mga inverter. So yun mga boss. So bali, itong pinaka-brace natin. So in-spot ko muna yan. Ano? So sa ating layout. And then nilagyan natin ng spot na mga tigda-dalawa. Tapos mamaya natin ipu-pull wheel dyan. Then, ito mga boss, ang ginawa ko dito para magkabila yung harap ng ating angle bar. So bali yung kalahati niya, mapapansin ninyo, doble. So yung isa doon nakaharap. Tapos ito namang isa, pure dip nakaharap yan. So para pag tinignan natin, yung is magandang tingnan. Mga nagagawin natin, lalagyan na natin yung ating brace na naka 45. So ganyan lang yan mga bossing. So yun mga boss, so ito isang another simple tip para sa pagpuputo, lalong-lalo na for para sa ating mga beginners. So sa pagsusukat mga bossing, yung pinakagagawin natin dito ng mga brace niya. So minsan ito mahirap sukatin ng metro, gagawin natin, kuha lang tayo ng pang sample na pang sukat. So yung sample natin, yung mga retired taso lang. Ito mga bossing, gagawin natin, actual natin yung sukat. Tutok lang natin doon, tapos itong isa ay tututok lang natin sa kabila. Ayan, so bali magiging adjustable na yan mga bossing. So ayan, pagka siya na, tsaka nyo susukatin itong haba na to. So para hindi na kayo pa ulit-ulit ng tabas. Yan na ngayon, okay na itong ating mga brace na to. Pupul weld na natin mga bossing lahat yan. Ayan, tsaka titingnan nyo mga boss yung kamada nung inyong angle bar ha. So dapat, kunyari ito, doon nakaharap no. So kinakailangan yung lahat ng angle bar natin doon nakaharap. So baka mamaya may maglagay kayo na nakabaliktad na kaganyan, 'di ba? So titingnan niyo mabuti. So pangit. Pangit tingnan 'yon. So yan na mga boss, okay na. So kumpleto na 'tong ating bracing and then spot ko muna. So lahat
Kahit tigna dalawa lang, pwede na mga boss. So bali yung welding rod na gamit natin dito mga boss, special na 6013 ang size nya. So yan, mamaya natin ipupull weld dyan. So yan, bali yung amperes na ginagamit natin mga boss ay 200. Para talagang tunaw na tunaw at saka makapal kasi yung ating ginagamit na bakal dito. Then yung ating welding machine nga pala mga boss, meron nga pala yung heat indicator eh. No? So pag yung overheat na yan, iilaw yung ating yung kulay pula na yon. So ibig sabihin, kailangan muna natin ipahinga yung ating welding machine. Yun mga boss, so yan okay na, natapos na nating ispat lahat itong ating mga bracing no. Yan mga bossing. So bali gagawin natin, pupull weld na natin. So para mapatibay na natin 'to at sigurado lang make sure mga boss, so bago natin ulit patungan ng panibagong welding itong ating mga pinag-ispatan, tanggalin natin yung mga plugs. So para kumapit nang mabuti yung ating mga spot, yung ating tsaka mas maging maganda yung ating pag-welding. Ayun, so yun mga boss, so yun yung ating kaliskis bayawak. And then mga boss, itong isang tip lang natin na sa pag-welding. So yung nagturo sa akin na dapat kinakailangan, halimbawa nag-ispat ka, habang nagbabaga pa, kinakailangan idiretso na agad natin yung pag-welding. So pag yung natuyo na, kita nyo, pangit ng patungan yan. Kasi yung papatungan natin yan mga boss, yung plaques na, kumbaga yun yung mga tai-tai na. Kaya minsan pag pinatungan natin ng yan, ganyan, lumamig na, wala nang tibay mga boss yun. Hindi na magandang pagkaka-welding no, kasi sa plugs lang tayo papatong. So kita nyo, diba, tinanggal ko yung mga plugs. Ayun no. Ayun no. Lodi. Tingnan natin. Yan, kaliskis manok. So yan mga bossing, so kinakailangan pati sa pag-welding natin, dapat naka 45 degree angle itong ating rod. Then ako mga boss, pag nag-welding ako halimbawa, so pag ispat ko, ginagawa ko, tinutulak ko pa yung papaloob eh. Talagang ayun, tinutulak ko para masigurado ko na tunaw na tunaw yung bakal. So maganda yung pagkaka-welding talaga natin. So ganun yung ginagawa ko, tinutulak ko yan paloob. Lalo pag yung mga ganyan makakapal na bakal. So yan, tanggal tayo ating mga... So yun mga boss, ha, ito namang kabila, yung ipo-pull weld natin. And then pag ni-pull weld natin yan, tatanggalin natin yung mga plugs. And then ready na tayo para mag-primer.